labas na tubig. Ay, nagpapanukala na po na yung iba, pagbawal ang riding in tandem sa kanilang mga lagsangan. Ito po'y marami ang pupunan. Pero pag ating pong susuriin, baka po 90% pataas ng mga patayan ay nagbumula po dito sa riding in tandem. Ginoon ka na Pangulo, sa loob po ng ilang araw na pagitan lang, meron pong minasaker na ama na kasama ang kanyang dalawang anak doon po sa aming barangay, sa Barangay Santa Monica, Kakatunaw yun. Pakalipit lang po ang ilang linggo ay meron pong retired teacher na pinaslang. Pakalipit lang po ilang araw at pamamailalaw po kahapon lang ng alas 7 ng umaga, ang isa po sa membro, kwerpo ng polis ng Adunay ay pinaril po ng in broad daylight. Nag-aabang lang po ng jeep at ang tumira po ay riding in tandem. Binong taga Pangulo, sa baliwag po ang mga kapitan daw ay hindi na nagsisilabasan dahil sa takot po na sila'y isa sa mga tinatarget ng karasan. Ito po ba'y kayaan po natin mangyari, lumawit sa ating lalawigan? Kailan po ba huling ay patawag ang Peace and Order Council? Lagi po at tuwi-tuwi na ang ating Provincial Director na si Joel Ortunia ay laging nangangako na ito po'y kanya nga asikasuhi at ito po'y bibigyan niya ng lunas at magsasagawa sila ng mga pamamaraan para mabawasan ang ganitong insidente ng mga karansan. Subalit, paglipat po ng taon,